Anong nangyayari sa inyo kapag meron kayong mabigat na problema? Yung problemang matigat talaga, parang you against the world na. Mas lumalapit po ba tayo sa Diyos o lumalayo tayo sa Kanya? Mas kumakapit ba tayo sa Kanya o mas nawawalan tayo ng pag-asa? Ano nga bang mas mainam sa dalawa? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagkapagaling na ginawa ni Kristo sa isang ketongin. Alam po ninyo ang ketong dati, isang matinding sakit. Walang lunas, kaya ang may ketong dati ay itinuturing ng mga outcast. Hindi sila nilalapitan kahit ng kanilang mga mahal sa buhay. O hindi ba't matinding pagsubok yan? Hindi nga ba't matinding problema yan? Hindi nga ba't sa problema, ang isa sa mga pinakaasahan mo ay yung may makasama ka at ang makasama mo particularly ang mga taong mahalaga sa buhay mo. Kung ganito kalala ang problema, walang lunas na sakit, wala ka pa sa piling ng mga taong sa'yo mahalaga, kanino ka hugot ng pag-asa? In connection with this, iniisip din dati ng mga Hudyo na ang sakit ay epekto ng kasalanan ng tao. At mentres mas matindi ang sakit tulad ng ketong, mas matindi rin ang kasalanan ng tao. So isipin po ninyo yung kalagayan ng may ketong na ito. Wala na nga siyang pamilya na masasandalan niya, pati ang Diyos sa mentalidad niya ay galit din sa kanya. Kaya nga ang isang may ketong dati nung panahon ni Kristo ay parang patay na kahit buhay pa. Kasi nilalayuan talaga sila. That is why ganun na lamang ang kaligayahan ng may ketong na ito, ng siya'y pagalingin ng ating Panginoong Yesu Kristo sa sobrang kaligayahan na kalimutan niya yung bili ni Kristo sa kanya. Huwag mong ipagsasabi. Itong kagalingan ang binigay ko sa iyo. Sabi, sino nga bang hindi matutuwa doon? Naramdaman niya ang kanyang halaga sa kanyang kapwa-tao. Tao si Kristo. Naramdaman din niya ang kanyang halaga sa Diyos. At least, para sa kanya, sugo ng Diyos si Kristo. Kaya gano'n na lamang ang katuwaan niya. Pero sana'y huwag nating makalimutan at ma-overlook yung mahalagang detalye. Yung naging simula ng lahat ng ito. Nilakasan ko kanina ang boss ko nang basahin ko ito. Noong panahon yon, may isang ketong lumapit kay Jesus. A leper approached Jesus, begged him and said, "If you will, you can make me clean." Tandaan po natin, hindi lamang siya nilalayuan ng mga tao. Siya rin ay obligadong lumayo sa mga tao. Ang ilang mga may ketong dati, may bell, para narinig na ng mga tao kung siya ay nandiyan at papalapit na. Kung wala man siyang bell, sumisigaw yan. Unclean! Marumi! Marumi! Kailangan niyang isigaw yon para lumayo sa kanya ang mga tao. And again, siya rin ay obligado na lumayo sa tao. Pero ito ay sinuway niya para si Kristo ay malapitan niya. Para ang Diyos ay malapitan niya. And it proved to be a very good idea. Hindi siya nagpatalo sa tindi ng problema niya. In fact, yung problema niya ang mas nag-lead pa sa kanya upang lumapit kay Kristo na Diyos na makapagpapagaling sa kanya. Alam po ninyo sa Book of Hebrews, talamak yung mga verses nagsasabing, let us go near to God. Let us approach God. Let us come closer to God. Halimbawa sa Hebrews 4 verse 16, ang sasabihin doon, let us confidently approach the Lord to receive His grace and find His mercy. Halimbawa sa Hebrews 7:25 ay sasabihin doon, God always saves those who approach Him. Sasabihin sa Hebrews 11:16, those who approach the Lord should believe that God exists and that God rewards those who seek Him. Approach the Lord. Get near to the Lord. Lumapit sa Panginoon. Kasi ito palang Book of Hebrews ay naisulat upang bigyan ng encouragement ang mga tao. Lalo tigit ang mga nawawalan dati ng pananampalataya na kumapit sa Panginoon. Isa kasi sa mga natural
o palasak na reaksyon ng tao kapag nagkakaroon ng matinding problema, yung lumayo sa Diyos. Magsakang negosyo, kahit nagsisikap, nagkasakit, kahit nag-iingat, naging pasaway ang anak, niloko ng asawa, namatayan, nagtatampo na sa Diyos. Hindi na nagdarasal, hindi na nagsisimba. Para bang tayo nagmamalaki na? Hindi kaya iniisip natin na nung tayo bata pa, pwede rin umepekto sa Panginoon yung ginagawa natin sa ating mga ama at ina na kapag hindi natin nakuha ang gusto natin, tayo nagmamaktol na sa pag-asang tayo aamuin nila. It doesn't work with God. Hindi siyang mag-a-adjust. Tayong dapat mag-adjust sa Kanya. So hindi niya tayo haamuin. Lalo pat meron siyang dakilang layunin. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin ang sentimiento ng Panginoon sa mga Israelita. Ang mga Israelitang laging nagko-complain sa Kanya. Alam po ninyo, it took the Israelites 40 long years to reach the promised land. Eh kung iisipin po natin yung ruta, ha? Kahit naman noon, wala pang mabibilis na sasakyan. Kahit naman noon, wala pang maayos na daan. Hindi aabutin ng 40 long years yan. Exact yan. Kung ito man ay literal o metaphorical lang, figurative lang, ang ibig sabihin niyan, mahabang panahon niyan. So bakit naging mahaba? Hindi nga ba't ang Diyos ang dapat na mag-provide ng daan? Kung titingnan po ninyo sinasabi sa ating unang pagbasa at ang aklat ng Exodo, mapapansin po ninyo na puro sila reklamo. May pagkakataon pa na sila lumayo talaga sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. They kept on complaining, whining, disobeying God. Eh, hindi nakatulong yung pagmamaktol nila. Hindi sila inamo ng Diyos. Hindi nag-adjust sa kanila ang Diyos. Kaya huwag natin gagawin yun. Hindi yun makatutulong. Mas makasasama pa yun. Sa paggitan ng pangako ng Diyos at ng katuparan nito, may gap o may puwang. Madalas kapag nangako ang Diyos, hindi or mismo nandoon na. Halimbawa, ipinapangako ng Diyos na magkakaanak ka, ipinapangako ng Diyos na magiging maayos ang buhay mo, na bibigyan niya ng hustisya yung pangit na nangyari sa'yo, na siya ang bahalang maghikante sa mga taong gumawa sa'yo ng mga pangit na bagay na ito, na ang nagpapakataas ay kanyang ibababa, ang nagpapakababa ay kanyang itataas, na magiging maayos pa rin ang pamilya mo, nagagantimbalaan niyang lahat ng mga buting ginawa mo kahit na hindi ito napapansin ng tao, na kahit na may mga pangit na nangyari sa'yo, ay mayroon pa rin magyayari, maganda sa buhay mo. Salamat sa Diyos kung nandyan agad. Pero sa maraming pagkakataon, mayroong puwang, may gap, mayroong patlang. Pero ang mahalaga, mangyayari yon sa kanyang panahon, sa kanyang paraan. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya nga rin sasabihin ng Book of Hebrews 10:23, magpakatatag kayo, huwag kayong manghihina, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tutuparin niya yon. Yun nga lamang, mayroon takdang panahon. Ngayon, kung tayo'y magre-reklamo lang magre-reklamo, magagalit sa Diyos, hindi magdarasal, hindi magsisimba at magiging mataas pa na siya ang dapat mag-adjust at hindi tayo sa Kanya. Yung gap na yon, mas iwa-widen natin. Yung haba, nung distansya ng pangako ng Diyos at ng katuparan nito, pahabain pa natin, patatagalin pa natin, katulad ng nangyari sa mga Israelita. So our complaining, our whining, our disobeying, our going far from God would really delay the fulfillment of His promises for us. Kasi tandaan natin ha, higit sa blessing na hinihiling natin, ang importante sa Panginoon ay ang kahandaan natin, kamaturan natin, yung karakter natin, yung ugali natin, yung disposition natin to receive such blessings. Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi ibibigay ng Diyos sa'yo kung hindi makatutulong sa'yo. Hindi ibibigay ng Panginoon sa'yo kung hindi ka pahanda sa blessing na ito sapagkat hindi ito makatutulong, makasasama pa sa'yo. So sa pagitan ng gap na yon, ng promise ng Diyos at ng fulfillment, inaayos niya tayo, inaayos niya ang pamilya natin, inaayos niya ang disposition natin, inaayos niya ang attitude natin, inaayos niya ang maraming mga bagay sa buhay natin na mas mahalaga nga po kaysa blessing na hinihiling natin.
E isipin na lamang po ninyo, kung naggalit si Job sa Diyos dahil sa mga pangit na nangyari sa kanya, ibalik kaya ng Panginoon ang lahat ng mga nawala sa kanya? I don't think so. Kung nainip si David sa pagiging hari niya, kasi dineclare niya eh, pinili na siya ni Samuel bilang hari. Abe, ang nangyari, pinagpastol pa siya ng tupa? Samantalang yung mga kapatid niya nasa digmaan na? Hindi nga ba dapat ang hari nakikidigma din? Hindi nagpapastol lang tupa? Kung nainip si David, baka hindi siya naging hari talaga. Kung naggalit si Joseph, kung nagtanim siya ng galit ng inanakit sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang ama, na nung bata pa siya, wala yung pabor sa kanya. Ang paborito ay ang mga kapatid niya. Baka hindi niya naabot yung narating niya. Maraming mga may ketong palagay ko ng panahon ng Panginoon ay hindi kumaling. Kasi hindi sila lumapit sa Panginoon tulad nung may ketong ngayon. Batid, yung sinabi ng Panginoon sa may ketong sa Ebanghelyo ngayon, gusto ko gumaling ka. Sigurado ko yun din ang parang sinasabi niya sa iyo ngayon. Gusto kong ayusin pa rin ang buhay mo. Gusto kong maging masaya ka pa rin. Gusto kong makapag-move on ka na. Gusto ko maging mabuting tao ka na. Gusto ko maging masaya muli ang iyong pamilya. Gusto ko matupad yung mga pangako ko sa iyo, yung mga pangarap mo na inilagay ko sa puso at isipan mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Pero, paano ko maisasakatuparan ito kung lalayo ka sa akin, kung aalis ka sa aking piling? Mamaya, pagkatapos ng misa, pasensya na kung wala mo na tayong picture taking, ha? Kasi may pupuntahan lang ako na mayat may naisip ko. In fact, dapat di na ako alis ngayon kasi busy na ako sa paghahanda ng mga dapat kong gawin dito sa parokya, sa mga inaasikaso. Pero hindi talaga maalis sa isip ko. Kaya sabi ko dun sa mga anak, puntahan ko, ha? Hindi ko ito kaano-ano. At wala rin naman akong utang na loob dito. Kaya lang, nagwo-worry ako kasi minsan nabalitaan ko masyadong malungkot kasi namatayan nga po ng asawa. Ay, biyudo to, hindi biyuda, ha? Hindi babae ito, biyudo. My point is, kaya ko sinabi ito, kaano-ano ko ba siya? Hindi ko siya ano-ano, wala akong utang lalob sa kanya. Pero bakit, kung paano naramdaman ni Moises yung malasakit para sa mga Israelita? Kung paano naramdaman ni Joseph yung malasakit para kay Maria? Kung paanong nandoon yung katiwala ni Naaman para sabihin sa kanya itong makapagpapagaling sa iyong propeta? Kung paanong nandun si Boaz para makita si Ruth? Nagpapadala ang Diyos ng mga tao sa buhay natin upang sabihin sa atin, hindi kita nakakalimutan. Iniisip-isip kita. Kahit lumayo ka sa akin, lalapitan kita, pero huwag kang magpakalayo-layo. Ang sabi sa ating Salmong Tugunan o unang pagbasa, tayong padaya sa kasalanan. Kasi ang pandaraya ng kasalanan ay sinasabi sa atin ng demonyo na kaya mo kahit wala ang Diyos. Hindi nga ba't ganun ang pananuksaro niya kay Eva at kay Adan? Kalukuhan yon. Kasi walang ibang pinaka-faithful sa atin kundi ang ating Panginoon. Kung papaanong ang isda ay sa tubig, kung papaanong ang halaman ay sa lupa, tayo sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay ng matagal nang wala tayo sa Diyos, physically and spiritually. Hindi natin makakayanan. Kung sana'y kapag lumayo tayo sa Diyos, mawawala ng mga pagsubok. Kapatid, mamamatayan ka pa rin kahit namatayan ka na. Magkakasakit ka pa rin. Pwede pa rin may manloko sa'yo. Kung sana'y mawawala, mabawasan yung problema kapag nagtampo tayo sa... Hindi, mas lalong dadami ang problema. Kasi wala na yung unang-una sa ating magpoprotekta siya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa mananamisa. Kapag may dumarating na problema, mas lalo kang kumapit sa kanya. Kapag may dumarating na problema, mas lalo kang lumapit sa kanya. Kapag may dumarating na problema, mas lalo mong patatagin ang pananampalataya mo sa kanya.